Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang po ito, tayo po ay lalapit sa Panginoon. Tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamatan po natin ang ating Panginoong Jesus. Praise you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa umaga ninyo, Lord God. Magpupuri sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Sa patuloy niyong pagsama sa aming Panginoon. Sa kahit saan lang kami dumako, Panginoon, nariyan kayo sa aming tabi, Lord God. Salamat, O Lord. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, nilangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, na patuloy po namin kayong papupurihan, Lord God. Patuloy na dalangin namin yung karunungan, Panginoon, at pangunawa, Lord God. So, kung ano man ang maihahayang, Panginoon, na inyong mga salita sa umagang ito, Lord God. Patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, na kayo ang maghari sa aming mga buhay, sa aming mga puso, na may sa pamuhay po namin, Panginoon, ang inyong mga salita. Bawat mensahe niyo, Panginoon, sa umaga ito, Lord God. Gayun din sa aming tagapagsalita, Panginoon, tagapaghayag na yung mensahe sa umaga ito. Kayo po ang magbigay kalakasan, karunungan, Panginoon, sa Kanya, Lord God. Dumaloy sa Kanya yung banal na Espiritu, Lord God, at maging sa lahat ng makikinig, Panginoon, at manonood, Lord God. Kayo po ang patuloy na magsama, Panginoon, sa amin, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mahayag, maluwalhati,
umaga po sa ating lahat. At patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil kung wala ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, tayo ay mawawalang saysay. Dahil ito po ang saysay ng ating buhay, nagmumula sa salita ng Diyos, karunungan sa araw-araw ng ating buhay. Salamat sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay magmumula sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 3, 7 hanggang 19. Salamat po sa Panginoon. Sabi po rito, Hebreo 3, versikulo 7 hanggang 19. Kaya gaya ng sinasabi ng banal na Espiritu, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo. Tulad ng ginawa ng mga ninuno ninyo, naghimagsik sila laban sa Diyos at sila'y at siya'y sinubok nila roon sa ilang. Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila kahit na nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya galit na galit ako sa henerasyong ito at sinabi ko, laging lumalayo ang puso nila sa akin at ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Sa 11, kaya sa galit ko isinumpa kung hindi nila makamtan ang kapahingahang galing sa akin. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso ninyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Magpaalalahanan kayo sa araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso ninyo. 14, sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Gaya nga ng nabanggit ng sa kasulatan, kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo nang naghimagsik sila laban sa Diyos. 16, sino ba ang mga taong nakarinig sa tinig ng Diyos at naghimagsik pa rin sa kabila nito? Hindi ba't ang mga inilabas ni Moses sa Ehipto? 17, at kanito ba nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ba ang isinumpa ng Diyos na hindi makakamtan ang kapahingahan? Hindi ba't ang mga ayaw sumunod sa Kanya? Kaya malinaw na hindi nila nakamtan ang kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Salamat po sa Panginoon. Ito pong ating binasa ay patungkol sa mga Israelita na ang kalagayan ay nagkaroon sila ng katigasan ng puso nung sila ay nandoon sa ilang. At sa katigasan ng kanilang mga puso, hindi nila talagang lubusang naranasan ang dapat maranasan nawa nila. Dahil ang gusto ng Panginoon ay magpakilala at magpahayag siya. Ngunit dahil sa hindi nila paniniwala, because of their unbeliefs, ito yung naging hadlang para hindi dumaloy o hindi nila masaksihan sino nga ba itong Diyos na ito. At salamat po sa Panginoon dahil tinuturuan tayo sa henerasyong ito, sa umagang ito, ang katigasan ng ating puso ay magkakaroon ng kawalan ng, kumbaga, ang pagkakaroon ng matigas na puso ay pagkakaroon ng walang saysay sa buhay. Para itong, parang itong isang tinapay na tumigas na. Ang isang tinapay na matigas na, wala nang taong kakain nun. Diba? Baka siguro inaamag na yun, diba? Hindi mo makakain, baka sumakit pa ang tiyan mo. Ibig sabihin, ang kahit yung matigas na tinapay ay hindi na magiging kagamit-gamit at hindi na ito maire-restore. So, ang hangad natin sa ating mga buhay, nasain natin habang tayo naghihintay sa Panginoon ay maging kagamit-gamit ang ating mga puso at tayo ay naniniwala, nananampalataya at nananatiling nagtatapat sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. At makikita natin pagdating sa Salmo 95, Psalms 95, 7 to 8. Tignan po natin.
Naalala ko po itong verse na ito dahil sa ating binasa. Sabi po dito, Psalms 95 verses 7 to 8, 7 hanggang 8, dahil siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga mamamayan na gaya ng mga tupa sa kanyang kawan na kanyang binabantayan at inaalagaan. Kapag narinig ninyo ang tinig niya, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso katulad ng ginawa noon ng inyong mga ninuno doon sa Meriba at sa ilang ng Masa. Nabanggit dito ang salitang Meriba at Masa. Ang Meriba ay doon sa Exodus 17:7-8, yun yung mga panahon na halos hindi nga sila naniniwala yung mga Israelita at tinatanong nila si Moses na talaga bang sila ba talaga ay sinasamahan ng Diyos. Kita natin, hindi magkakaroon ng katanungan na sila ba ay sinasamahan ng Diyos o tayo ba ay sinasamahan ng Diyos kung ang puso natin ay hindi matigas sa harap ng Panginoon. Kita po natin yan. At sinasabi po dito na, sabi po diyan sa Psalms 95 verse 8, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso katulad ng ginawa noon ng inyong mga ninuno. Ibig sabihin, it gives us warning this morning, today in this generation, na huwag tayong gumaya sa mga nangyari sa nakaraan. Maging aral ito, maging lesson ito sa atin, na makapamuhay tayo na tanging sa Diyos ng umaasa, naniniwala sa Diyos at punong-puno tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Tandaan po natin, ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay hadlang. Ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay hadlang para matanggap natin yung nais ng Diyos na matanggap natin sa ating mga buhay. Kaya kailangan buong puso yung pagtitiwala natin sa Diyos, buong puso yung paniniwala at pananampalataya natin sa Panginoon. Binanggit dyan yung salitang Meriba at saka Masa. Yung Meriba, arguing. Masa means testing. Kasi ngayon nga yung mga panahon na sinubok sila ng Panginoon at nakikipagtalo sila sa kanilang tagapanguna kay Moses. So dumadating din ang mga pagsubok sa mga iglesia. Ayan, so sa mga pagsubok na dumarating sa ating iglesia, yun yung mga panahon na huwag natin iiwan yung mga tagapanguna natin at patuloy natin silang ipanalangin. Pag dumarating tayo sa ang iglesia sa mga pagsubok, mga sitwasyon na talagang nagkakaroon ng ligligan, lahat po tayo ay bahagi ng iglesia. At ibig sabihin, kabahagi din tayo sa mga ganong sitwasyon. The more na ganun yung mga sitwasyon sa loob ng ating iglesia, ay patuloy tayong manangan sa Panginoon. Huwag tayo magkaroon ng tanong sa ating isip na sinasamahan ba tayo ng Diyos? Sasamahan kaya tayo ng Diyos? Ano pa ba yung mga tanong na magiging hadlang sa atin? Ang Diyos ba ay maari bang makagawa sa sitwasyon natin? Ano po? Kailangan buong puso yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kailangan po ay ipasakop natin na ating mga puso, isipan sa Panginoon. Kaya pag alam natin ang mga sitwasyon ay hindi maganda at hindi pabor sa ating mga pakiramdam, alam natin Diyos ang ating tatakbuhan. Amen po. Dahil kapag tayo ay dumulog sa Diyos, yung mga negatibong bagay nawawala yan. Binibigyan tayo ng kapayapaan at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa atin kapag mananangan tayo sa Panginoon. Pero kapag tayo ay nananangan sa pagdududa, ano po, sa mga negatibong bagay, hindi po ito makakatulong sa ating lahat. Pare-parehas po magkakaroon ng aberya ang ating hakbang sa pananampalataya kapag ka po ito po yung ating ginawa. Kaya salamat po sa Diyos dahil tayo ay sinasamahan ng Diyos kahit sa mga panahon na parang kagaya ng mga Israelita, ano, na hindi na sila halos makakain, ang dami nilang pinagdaraanan. Sa mga panahon ngayon, ano man ang mga sitwasyon natin at sa henerasyong ito, lalo ngayon, lalo na't malapit na dumating ang Panginoon, napakaraming mga testing. Ang dami din mga complaints, ano, sa paligid-ligid, habang lumalakad ang mga Kristiyano. Pero ina-encourage ko po tayo ang bawat isa na huwag natin bigyan puwang ang kaaway na manghimasok sa ating isipan kasi nanakawin lang niya at wawasakin yung kapayapaan. Wala siyang hangad kundi patigasin ang puso ng mga Kristiyano lalo pat nalalapit na ang panahon. Kaya kailangan maging matatag tayo. Ano po, kaya salamat po sa Panginoon. Ang sabi po dito, hallelujah, yung kawalan ng pananampalataya nila sa Panginoon ay nagdala sa mga Israelita ng
mas maraming pagdududa. Kaya nga, binabanggit ko po kanina, ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay hindi din nagiging maganda ang dulot sa atin. Kaya gawin po natin ang pinakamainam sa Panginoon at gawin po natin ang pagtitiwala sa Diyos. Kaya hindi naman po nangyayari ang pagtigas ng puso ng mabilisan. Ano po? May series po iyan. Kaya nagiging matigas ang puso ng mga Kristiyano ay dahil sa mga kasalanan na inaalagaan. Kaya tumitigas ang puso ng mga Kristiyano ay dahil sa hindi pakikinig. Nagsisimula yan sa hindi pakikinig. Pag hindi nakinig, hindi naman niniwala. Pag hindi naniwala, hindi ka naman magkakaroon ng pananampalataya kung wala ka pagtitiwala. Sangay-sangay yan, ano po? Kaya minsan, paikot-ikot ang mga Kristiyano dahil dito, dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi nila na sasaksihan yung mga himala ng Diyos, hindi nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos because of unbeliefs. Kaya hayaan natin ngayong umaga sa mga gagawin natin, maging panalangin na ating mga puso ngayong umaga na maranasan natin talaga ng lubusan ang Panginoon. At ipanalangin natin ating mga isip, ang ating mga buhay, na talagang mailagak natin sa Diyos ang buong pagtitiwala. Huwag tayo gumaya kagaya ng sinasabi ng salita. Kaya ngayon, huwag daw po natin patigasin ng ating mga puso tulad ng ginawa noon na mga ninuno. Naghimagsik sila laban sa Diyos. So ito po ay nagbibigay katuruan sa atin na maging tapat tayo sa Panginoon. Amen po. Huwag nating pag-isipan ang Diyos na, Panginoon, may magagawa po ba kayo sa sitwasyon namin? Ano ho? Dahil alam natin, palaging may ginagawa ang Diyos at lagi siya may gagawin. Kaya lang naman parang sa tingin natin walang ginagawa ang Diyos, eh hindi totoo yun. Dahil lang nagkakaroon ng nambalakid ang ating isipan at mga hakbangin dahil ang dami nating mga iniisip na hindi naman dapat. Mga bagahe na dinadala na hindi naman dapat. Na siya nagiging hadlang at dahilan. Bakit hindi nga makapenetrate yung gustong mangyari ng Diyos sa ating mga buhay? Kaya mga kapatid, habang nalalapit ang pagdating ng Panginoon, ay siyasatin natin ating mga buhay. Ano po? Dahil kung mahal po natin ang Diyos, ano po, ay mananatili tayo na nagtitiwala sa kanyang kabuuan, sa kanyang pagka-Diyos. At kung pag-aaralan natin o susukatin natin ang pagka-Diyos ng Diyos, eh baka tayo ay baka sumabog ang isip natin, ano po, kasi hindi natin magagawa yun. Pero gayon pa man, sa kabila ng ito, ay magtiwala tayo sa Diyos. Sabi pa po dito sa Hebreo Kapitulo 3, Versikulo 12, kaya sa galit ko isinumpa kong hindi nila makamtan ang kapahingahan galing sa akin. Ang kapahingahan maaring patungkol sa Sabat, maaring patungkol sa, yun nga, sa Promised Land, sa Kanaan, maari ding patungkol sa yung kapahingahan na nasa presensya tayo ng Diyos, pero maari ding yung future rest natin with the Lord. Ano po, pero may kapahingahan din binibigay ang Diyos. Kaya ang mga Kristiyano, kapag po tayo ay walang, para bang wala tayong kapayapaan sa sitwasyon, hindi tayo nakakapahinga. Tama po ba? Kaya nasain natin na yung kapahingahan mula sa Diyos, nakakamtan natin araw-araw. Ibig sabihin, payapa tayo. Hindi rin tayo makakatulog kapag di tayo payapa. Ano po? Pupukawin niya ng lahat ng atensyon natin kapag walang kapayapaan, walang kapahingahan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nila makakamtan ang kapahingahan galing sa akin. Kasi nga, maraming bumabalakid. Kaya ngayong umaga, siyasatin po natin ating mga buhay. Panginoon, ano po ba yung maaring bumalakid sa aking buhay? Bakit po hindi ko kayo mararanasan? Mga ganyan. Kaya iwasan natin ang pagdududa sa Diyos. Dahil hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong nagdududa sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Pagdating sa 12, kaya nga mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Ibig sabihin, hindi tayo agad daw makakalayo sa Diyos. May mangyayari pa, oh. Mag-ingat. Kaya sabihin natin lagi sa sarili natin na tayo ay mag-ingat sa araw-araw, lahat ng ating titignan, lahat ng ating ipapasok sa isip, babasahin, ano po. Kaya marami din mga libro ngayon na lumalabas, ano po, na
mga libro na kung titingnan natin ay patungkol sa Diyos, pero iba pala ang dulot ng mga librong ito. Kaya maging maingat po tayo. At sabi dyan, at baka maging masama ang puso nyo. Ibig sabihin, pinapaalalahanan tayo na mag-ingat. Kasi nga, nakaantabay ang mga sitwasyon na maaring magwasak sa atin. Kasi tayo mga tinawag, mga kapatid, mga tinawag at pinaging banal, ano po, ay pinalalakas ng banal na espiritu araw-araw. Sapat yun, mga kapatid, hindi magkukulang ang Diyos. Hindi siya magkukulang para mapagtagumpayan natin yung araw-araw. Kaya lang, sabi nga dyan, mag-ingat po tayo. At baka nga daw maging masama ating puso na siyang magpapahina ng pananampalataya. May kasunod. Pag di tayo naging maingat, kapag ipinasok natin sa buhay natin yung mga hindi dapat at hindi kalugod-lugod sa Diyos, ano mangyayari? Magpapahina daw sa ating pananampalataya. Saka palang mangyayari ang paglayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung kayo mga may mga pakiramdam kayo dyan sa mga nakikinig o may mga kapwa-kapatid tayo na parang ayaw nang dumalo sa gawain kasi ganito, ganyan. Ano po, sabi dyan, magpalakasan tayo, magpaalalahanan. Magpaalalahanan tayo, hindi po kayo nag-iisa, hindi po tayo nag-iisa. Dahil kailangan natin ng isa't isa at kailanganin po natin ng isa't isa. At hindi po tayo iiwan ng Diyos. Palalakasin niya tayo sa anumang panahon. Hindi po talaga magkukulang ng lakas ang Diyos para mapagtagumpayan natin ito sa araw-araw. Kaya lang, sa kabila ng pagbibigay ng kalakasan ng Diyos, may responsibilidad tayong kaakibat. Maging responsable po tayong makinig. Maging responsable po tayong makinig sa Diyos. Maging responsable po tayo na paniwalaan na palaging may gagawin ang Diyos. Palagi siyang may gagawin at gagawin sa ating buhay. Amen po. Kaya sabi sa 13, magpaalalahanan kayo araw-araw. Araw-araw, ano ba yan? May gawain na naman araw-araw. Ubus na yung pamasahe ko, ano ba yan? Diba? O ayan, nagko-complain na. Maganda nga yun, may gawain araw-araw, di ba? Minsan nga yung pakiramdam na sana, huwag na lang tayo umuwi pag nasa church. Kaya lang, may pagkakataon syempre na kailangan maghiwa-hiwalay. At dun nga masusubok ang tatag at tibay. At kung talaga bang tayo yung mga totoong Kristiyano, ano po, na hindi lang kapag kasama yung kapwa mananampalataya, ay nakakahiyang gumawa ng kasalanan, ay hindi po ganon. Hindi po nakabase ang ating paghakbang o pagiging Kristiyano base sa kasama. Ito po ay lalo kapag mag-isa na tayo. Doon makikita ang tatag at tibay natin. Magpaalalahanan kayo araw-araw. Kaya magandang bagay po, may mga gawain, dumalo po tayo. Di ba po na ito po yung nakagawian gaya ng ilan, hindi po tayo pwedeng mawala sa mga gawain. Pag nawala ka sa Bible study, ay absent ako last week, ayoko na umattend sa susunod kasi wala ako last week. Pag ganon, so medyo ano na, may series ka na. Susunod, hindi lang Bible study ka absent, sa susunod Sunday service. Ano po? Pero para naman sa mga manggagawa ano ng iglesia ay dapat makitaan talaga tayo ng kasigasigan na tayong mga mananampalataya at mga manggagawa pinaging banal at pinili, makitaan tayo ng kasigasigan sa pagpapatuloy ano po at maging ano tayo, huwaran, maging modelo tayo. Huwag tayong maging katitisuran, huwag tayong maging hadlang din sa kapwa iba ano po. Kaya sabi po diyan, para ang walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso ninyo. Kaya ang kasalanan ang nagbibigay ng daan din para mapatigas ang puso ng mga mananampalataya. Kaya bago tayo lumabas, bago tayo pumunta sa kung saan man, paggabay natin sa Diyos ang ating mga buhay. Lagi tayo magpasakop, di ba? Submit then to God, di ba? Kailangan magpasakop muna tayo sa Diyos bago natin mapagtagumpay ng kaaway. Kung hindi tayo magpapasakop sa Diyos, hindi po natin mapagtatagumpay. Mapapagtagumpayan ang araw-araw ng ating buhay. Kaya 14, sapagkat kasama tayo ni Kristo, amen po, kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Ibig sabihin, may hangganan mga kapatid. May hangganan. Yung mga pagtitiis na ito, yung mga hamon, ano po, may hangganan yan. Kasi may nakaabang sa atin na walang hanggan. Kaya pagtiisa na lang natin itong mga bagay na ito, pagtapatan,
ano po, at kapag tayo ay inuusig dahil sa pamumuhay natin, dahil tayo ay pinipili natin o di pinagdesisyon na natin mamuhay sa kabanalan, eh okay lang yun kung inuusig ka, kapatid, kung inuusig po tayo. Diba? Ano ba yan? Ang banal-banal mo naman. Eh talaga naman po, ang sabi ng Biblia, tayo pinaging banal ng Diyos. Diba? Dahil sira nga ang relasyon natin sa Diyos, pero gumawa ang Diyos ng lahat ng paraan para maituwid yung relasyon dahil tayo yung mga pinili, ano po, at pinaging banal ng Diyos. At sa kabila nun, salamat sa Diyos, di man tayo karapat dapat, pinaging banal pa rin tayo ng Diyos. Pinili tayo, ibinukod, ano po. Kaya salamat sa Panginoon sa pribilehiyong iyon na tayo tawagin pinaging banal. At yun ang tawag ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, kung tayo pinaging banal ng Diyos, mamuhay tayo ng may kabanalan. Huwag natin patigasin ating mga puso, gaya ng nagkagawian na noon at ng mga ninuno. Maging aral po ito sa atin at maging paalala. Sabi po dyan, 15, gaya ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo nang naghimagsik sila laban sa Diyos. Sabi po dyan. Kaya makinig po tayo palagi sa Diyos. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Huwag po nating katamaran ang pagdalo sa gawain. Hindi po yan makakatulong. Makakapagpatigas po yan ng ulo, ng puso sa harap ng Diyos. At magnasa tayo na lagi tayong makadalo sa mga gawain. At bukod doon, syempre, yung mga personal nating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa araw-araw. Hindi lang tayo aasa sa mga preaching ni Pastor tuwing Linggo, pagamat ito'y talagang gabay at nakakatulong sa atin. Pero may mga araw-araw po tayong oras at panahon para dumulog sa Diyos. Gawin po natin iyon. Yun po ay responsibilidad natin para makapagpatuloy at makapagpatibay sa buhay natin sa espiritual. Sabi po dyan, sino ba ang mga taong nakarinig ng tinig ng Diyos at naghimagsik pa rin sa kabila nito? Hindi ba't ang mga inilabas ni Moses sa Ehipto? Diba? So, inilabas sila. Okay? Inilabas sila sa Ehipto dahil sa mga hindi nila pagsunod, marami silang naranasan. Pag pumunta po tayo sa Epeso 4, malapit na po tayo matapos. Epeso 4, 22. Naalala ko po itong verse na ito, sabi po dito, kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Ayun po, malinaw nakalagay, talikuran nyo yung mga dating ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Eh wala na po yung noon, bagong nilalang na tayo. Amen po. Ginagamit tayo ng Diyos kaya mas lalo tayong maging mapagbantay. The more na ginagamit tayo ng Diyos, mas lalo po tayong maging mapagbantay. Maging mapagbantay tayo sa hakbangin natin sa araw-araw. Sabi diyan, ang pagkakataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Amen po. So, ang daming nakaabang sa atin para ipahamak tayo sa araw-araw. Alam niyo kung bakit? Kasi nga nalalapit na ang araw. Malapit ang dumating ang Panginoon. Ang dami ng pandadayang ginagawa ng diablo. Ang daming ginagawa ng kaaway na pangwawasak, lalo sa pamilya. Kaya panghawakan natin na ating pamilya natin sa Panginoon. Ilapit natin ating mga anak, ang ating mga asawa ay patuloy na sama-sama tayo na maghintay sa Panginoon na may dinadalisay na puso kasi nga nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam, pero may hangganan, malinaw, may hangganan ang lahat dahil may nakaabang na walang hanggan para sa mananatiling matatag ang pananampalataya hanggang wakas. Kaya sabi dyan, ay dumadaya sa inyo. Kaya wala nang hangarin ang kaaway, kundi dayain tayo ng dayain. Pero pagaya ng encouragement natin ngayong umaga, magpaalalahanan po tayo. Dahil alam natin na tayo ay tinawag at pinaging banal, hindi mauubusan ng kalakasan ng banal na espiritu na bigyan tayo ng bigyan. Kaya wag din tayo na magsawang lumapit sa Diyos. Lagi tayong maging karoon ng kasigasigan at kasiglahan para dumalo sa mga gawain.
Huwag po tayo makikinig sa mga hindi naman dapat, ano? Madali namang malaman kung galing yan sa Diyos. Ano po, ito ay palagi kang ilalapit sa Diyos at sa mga positibong bagay. At ang mga pinagdaraanan natin ay hindi madali sa araw-araw, ngunit ang Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. Noon pa man itinalaga na tayo, mga kapatid. Itinalaga na tayo bilang maging anak niya at tinalaga niya tayo sa pamumuhay na ito bilang maging mga pinaging banal. Lakaran po natin. Ano po, inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay manatiling magtapat sa Panginoon. Kagaya ng mga nabanggit, hindi tayo gagaya. Ano po, maging ano lang, minsan kasi inisip natin, ayan, pag nababasa natin, ano po, yan, yung mga Israelita na yan, ayan, di ba? Kasi pagka binasa natin yung ano, yung Exodus 17, doon ang galing yun eh. Basahin ko lang po, Exodus 17, 7 to 8, sabi dyan, hallelujah. Ayun, tinawag ni Moses ang lugar na Masa at Meriba dahil nakipagtalo sa kanya mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabing sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi. Huwag po tayo maging ganon sa henerasyon ngayon. Minsan kasi pag nabasa natin, ayan yung mga Israelita na yan, minsan sa totoo lang ho, maaring nagagawa natin yung ganong pagdududa sa Diyos. Pero hindi pa huli ang lahat. Magpaalalahanan, magpalakasan, dahil malapit na pong dumating ang Panginoon. At alam natin na hindi mauubusan ng Diyos ng kalakasan para magabayan tayo sa lahat ng hakbangin na ito. Subulong lang tayo at patuloy tayong humakbang sa Diyos. May ginagawa po ang Diyos. Huwag po tayo mainip. Bagkos buong puso, ibigay natin sa Diyos ang pinakamainam na pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Salamat po sa umagang ito sa Panginoon at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumain niyo. Binabati po namin ang aming district supervisor, si Ma'am Che Manansala, Pastora Che. Ayan po, binabati ko din po ang aking kapatid, si Brother Ramil. Salamat po sa Panginoon ng aking asawa, Pastor J. Manansala, at sa lahat ng mga taga Door of Faith Bukal, at sa lahat po ng Door of Faith family dito po sa Pilipinas at sa ibang bansa. Manatili po tayong naghihintay sa Panginoon na may kasigasigan at pagtatapat. Manalangin po tayo ngayong umaga. Salamat, Panginoon. Tunay nga na dakila kayo, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ang nais nyo sa amin ay mapanatili ang pagtatapat, ang dalisay na puso na nagtitiwala sa inyo, ang puso na laging nakaabang kung ano yung nais nyong gawin sa amin mga buhay dahil ito ay nagpapakita ng pagpapasakop sa inyong kalooban. Tulungan nyo kami, Panginoon, dahil hindi po namin kaya kung wala kayo. Turuan nyo kami, Panginoon, dahil kung wala po ang inyong salita, hindi po namin alam ang aming gagawin. Wala kami direksyon sa aming mga buhay. Ngunit ngayong umaga, Panginoon, tinatanggap po namin ang pagpapasakop sa inyo, sa inyong salita, nang sa gayon malaman namin ang dapat naming gawin sa araw-araw na buhay at sa mga susunod na oras ngayong araw na ito. Maging kalakasan po namin, Panginoon, na malapit na kayong dumating at anuman po yung mga humahadlang sa mga anak nyo, alam po namin, O Diyos, hindi kayo magkakamali. Hindi kayo mauubusan ng kalakasan na ibigay sa amin upang mapagtagumpayan dahil sapat ang inyong biyaya at hanggang wakas kami makakapanatili. Salamat, Panginoon, hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit nyo din upang kami ay mapaalalahanan. Minsan masakit ito sa aming damdamin. Minsan maganda sa pakiramdam. Ngunit alam namin, sa ganda o sakit ng pakiramdam kapag kami pinagsasabihan, alam namin ito ay patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na hawak nyo kami at walang makakapaghiwalay sa amin. O Diyos, sa inyo, dahil kami inyong mga anak, inaalagaan araw-araw, pinaalalahanan, at patuloy na ginagabayan. Salamat, Panginoon, itong umagang ito ay sa inyo po at patuloy na kayo ang bahala sa aming lahat. Sa inyo po namin iniaalay ang aming buhay.
Sa pangalan ni Jesus, aming Diyos. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. God bless po.